Hello guys, I'm G and it's my first time to make a vlog. So please bear with me. So pag-usapan natin yung salary in Israel. So madami kasi nagtatanong kung magkano ang sinasahod sa Israel. Now, pag-usapan natin kung ano yung breakdown ng salary ko dito. So I started to work here in Israel last August 2017. So nag-start ang salary ko for 4,200 shekel. Ang allowance ko is 1,200 shekel. And yung stay ko for twice a month is 800 shekel. So kung sasamahin po natin lahat-lahat, ang magiging cost po niya ay 6,200 shekel. Or kapag ginonvert natin sa Pilipinas, magiging 89,900 shekel. So, i-breakdown natin siya. Sa cost of living natin, first of all, yung flat or yung dormitory natin. I usually pay 330 shekel, or kapag kinonvert natin is 4,785 pesos. Sa load, kailangan din natin kasi yan, it's a way to communicate to our family and friends sometimes. They charge me 50 shekel or 725 pesos in the Philippines. And also, ini-include ko yung other expenses kasi other expenses ginagamit natin for personal use. So, nag-allocate ako dyan for a month ng 400 shekel. And then, kapag kinonvert natin, matcha-charge tayo ng 5,800 pesos. So, kung sasamahin natin lahat ng mga expenses ko for the whole month, yung sa cost of living ko, in total is 780 shekel. Kapag kinonvert natin, magiging 11,310 pesos. So, sa 6,200, ang natira na lang sa akin ay 5,420 shekel, or kapag kinonvert natin is 78,590 pesos. So, yung 78,590 pesos, 90 pesos na yon, malaki na yung masisave natin talaga. Kaya ang gana natin bumili ng bahay. I'm kidding. Actually, ako kasi na-commit na ako ngayon dahil bumili ako ng bahay sa Pilipinas. And it will took me for almost 5 years and hopefully ma-meet ko yung goal na yun. So, abangan nyo yun. And secondly, kapag dating sa expenses, gusto ko lang sanang ibigay sa inyo yung tip na ito. Minsan, bigyan nyo rin ng reward yung sarili nyo. Para na ako, para malabanan natin yung lungkot dito sa ibang bansa, especially lalo kapag may mga family kayo. Kasi ako, I'm still single, but nasusustain ko naman yung sarili ko, nabibili ko yung gusto ko, at the same time na-enjoy ko yung trabaho ko dito. Aside sa sahod, heads up ko lang and tip ko lang sa inyo, dapat mahalin nyo yung alaga nyo, especially yung mga matatanda. Treat them as your own family, because kapag iniisip nyo na puro trabaho lang, parang iba kasi yung dating niya. Parang hindi siya makakatulong emotionally and physically sa sarili nyo. Isipin nyo, family nyo sila, and that's it. Makukuha nyo yung enjoyment in life. So that's it. Kung may mga katanungan po kayo, feel free to comment. Masasagot po natin yung makakaya kong isagot. And also, please subscribe. Help me na maka-reach ng subscribers. Thank you so much and have a nice day.